Mga kalingap, isang lalaki ang nakapukaw ng ating pansin dito sa Mercedes sa isang balihan sapagkat napakapayat niya. Dito siya nagtatrabaho. Kaya napagpasyahan po namin na siya ay kausapin. Kuya, ikaw ay napansin kita kasi medyo payat ka kuya. Nagtatrabaho ka pa rin. Wala lang po. Wala ka bang sakit? Kasi ang payat mo ngayon, ang payat mo. Anong sakit mo kuya? Pasma ka? Kakatrabaho din? Kasi napansin kita na parang may sakit ka pero nagtatrabaho ka pa rin. So nay, ito ano nyo nay? Anak nyo po? Kapatid yun ni sa amin. Ibig sabihin nay? Kuya niya yan. Ano ka din? Wala ka din? Anong pangalan mo, kuya? Ano ka pang... Ha? Dominic? Ikaw, ano ka pa? Wala ka pang asawa? Meron na po. Meron na? Iwalay na po sa asawa. Iniwan po. Iniwan ka ng asawa mo? Siya po. Bakit ka naman iniwan? Gwapo ka naman. Ganun po talaga. Pag-ayaw na, wala na rin po magagawa. Walang magagawa. Ano ba yung rason niya? Bakit iniwan ka niya? Hindi ko rin po masabi kung bakit. Baka ng babae ka naman. Wala pong babae po sa buhay ko. Siya lang. Kaya lang talaga pong iniwan. Iniwan ka? Bakit? Siguro po nagsawa. Nagsawa? May iba na siyang ano yung talagang nakikita mong rason kung bakit kanya iniwan? Nahigpitan po ata sa atin. Nahigpitan sa'yo? Hindi naman sa nagkasakit ka? Hindi ko rin po alam at nung panahon po na may sakit po ako na nasa hospital po kay sinamahan niya naman po. Pero sinabi niya na rin po sa akin na ayaw niya na po. Gusto ko na. Sabi naman po akong magagawa kung ayaw na po sa akin. Iniwan ko din naman po siya. Kaya talagang ayaw niya. Ayaw niya na. Ayaw niya na. Kaya pinagbigyan ko na din po yung hiling niya kahit kung po ay may nararamdaman. Kahit may sakit. Paano yun? May anak kayo? Meron po isa. 2 taon na po ito. Bago lang naman po kami nag-iwalay. Hindi pa naman po natagal. Ba't ka pumayag, kuya? Kawawa naman yung anak mo. Pumayag na rin po ako at talagang ayaw niya na rin. May lalaki na bang iba? Hindi ko rin po masabi. At di ko pa naman po nahuhuli. Ayaw ko rin naman kung magsalita ng... Hindi mo pa sigurado. Aray! Nag-alala lang kasi kuya kasi siyempre payat mo na, ganyan yung itsura mo. Tapos nandito kayo sa ganitong lugar. Hindi naman po kasi masyadong mahirap yung trabaho na ganyan. Kaya po nakakatulong din po sa lulayin ko naman. So, at least nakakatulong ka sa ganito. Ano pa yung trabaho mo? Dati po nung hindi naman po talaga total yung gantong trabaho. Anong trabaho mo dati? Nagko-construction po. Tapos, minsan napapa-extra din po sa mga ganto, sa mga pagkitim na ng pinapa. Hindi lang po ito, kaya lang po talaga ngayon po maayos at ganito na lang yung kaya mo
Opo. Ang binatang tingin po natin na lang kung talaga. Mahina ang baga mo. Wala ka namang TV. Wala po alam at di naman po ako Kuya, hindi ka nag-isip ng ano na-depress, hindi ka naman na-depress. Na-depress po dahil po sa gano'n na nga po. Iniwan po ng asawa tapos na na-depress po pero nakayana naman. Para na rin po sana kinayanan po. Pero kumusta naman yung anak mo, nasusuportahan mo naman? Sa ngayon po hindi. Pero gusto mo siyang supportahan? Gusto po, kaya naman po ay wala naman po kakayanan magtrabaho ng magigiba at ganito na nga po yung situation. Gusto mo bang makita yung anak mo? Gusto. Miss na miss ka na po ang anak. Gusto mo puntahan natin? Bigyan, dala natin ng mga gatas niya. Pwede rin. Ang pangailangan niya. Payag ka? Siya po, kailangan din niya po yun. Sama ka sa amin, turo mo yung bahay nila, bigay mo yung gatas na kailangan ng ano, at baka sakali makipagbalikan pa si Mrs. Pero kung ayaw niya, at least ikaw, susuporta ka sa kanya. Tulungan ka namin na makasuporta ka sa anak. Kaya, Per. Hindi man na rin po yung magdadaya. Oo. Ay, hindi na, malaki ka pala. Dalawang taon po siya. Sige, yung mga pangangailangan lang, damit, pagkain, mag-grocery tayo. Grocery tayo at hindi tayo ng mga bata. So tara, Nay, sama ko na po yung apo nyo para makita niya na yung anak niya. Kasi malungkot ito sigurado. Pero ngayon, at least maibsan yung kalungkutan mo. Okay. Agar kami pumunta sa isang department store para makapamili na ng gamit para sa kanyang anak. Dahil sobrang namimiss niya ng kanyang anak, kami pupunta doon sa kanyang anak at meron kaming mga baon, pasalubong para sa kanyang anak, mga damit, short at mga laruan. Naglakbay kami ng napakalayo upang marating ang bahay na kinaroroonan ng kanyang anak sapagkat matagal niya nang hindi nakikita ang kanyang anak. Pinapunta yung mga kalingap. Ano mo, Nick? Ayun mo daw ang bata. Ayun po. Ayun talaga kaya kunin. Nay, oh. Natulong po kami sa ano. Ha? May sakit daw siya, hindi siya makasuporta. Eh, tutulungan ko siya makasuporta sa anak niya. Ito po, may dala po siyang gamit, pagkain. Nagtatrabaho naman yung ano. Nami-miss niya na daw yung anak niya, kawawa man. Bakit po naghiwalay na sila? Ay ano po, ay ano na yung anak po. Ayaw na ng anak. Importante. Yung sabi ko sa kanya, kay magpagaling na. Magpagaling muna siya, yun ang sinabi ko dyan. Kasi wala rin naman ako magagawa, siyempre. Siguro naman vlogger ka, ano? Nakaano ay pagod. Pahinga ka muna. Ang ano kong packet ko. Ito yung ano, hindi talaga napababa. Kaya grabe na rin. Ikaw po yung lola, no, Nay? Ayan na. Oh, isa-isahin mo yung binili mo kay ano. Awa ako dito sa ano, sa bata. Uy, may laro ah. Buti kilala ka, Papa. Dapat lagi kang mabisita. Saan? Bisita kita lang. Yun ang sakit niya. At hindi mo pwede siya. May sakit, diba? Hindi pwede naman siya. Anong sakit po niya? Ano sakit? Ano sakit? Hindi mo pwede mag-anulit yung bata.
siyempre normal sa ina yan. At hindi siya pwede, hindi naman tayo yung ina na dun sa ano, tiyahin lang naman yun. Okay lang, Nay. Oo. Pero okay lang yan, nakayakap siya ngayon. Ay, okay. Wag lang. Siguro, ano, mababa. Ah, ay. Mabata ito ay. Anong sakit mo baga, ano? Pasma, hindi ba TV? Yun ang sabi ng doktor. Eh di sabi ko, nung tinatanong ko, siyempre nag-ano yung ano. Papagaling muna kasi ang TV napapagaling naman. Oo, oh, napapagaling. Paano namin, tutulungan ka namin makapagamot. Para... Tinanong ko siya. Sabi niya, anong-ano mo, ano minik, negative nga daw. Sabi ko, paano magiging negative nung ano dun, yun ang sabi. Sabi ng doktor. Oo. Kaya hiniwalay muna, Nay, kasi may TV. At nagtatrabaho, hindi naman pwedeng siya ang mag-aalaga. Yung anak ko baga, siyempre magtatrabaho. Nahihiya daw naman yung anak ko na siyempre magsusuporto yung mga kapatid. O, gano'n na muna, ano, pwede naman Dominic. Yung ano. Mag ano tayo, papagamot ka namin, tutulungan ka namin makapagpagamot. Kasi libre na ang pagpagamot ng ano eh. Meron na sabi ko sa ano baga, center. Oo. Meron na yung chichikapan niyan. Napapagaling naman yan. Ay, siyempre yung asawa niya nahihiya, may utang na nung itong magkasakit. Ah, sa utang. Tindahan. Okay. Ay, di siyempre yung trabaho niya ngayon, siyang pambayad. So, sa utang po oo, sa ano. Oo. Ay, sabi ko sige. So hindi naman pala sila ano, magpapagaling ang usap niyo po, magpagaling oo, muna. Oo, magpagaling at ganito ha. Tatapatin kita. Siyempre kailangan, siyempre pag babae ka, kailangan maayos din yung asawa mo. Yung para bagang siyempre siya nagtatrabaho, ano? Nagtatrabaho yung asawa niyan, kailangan pa gusto kasama itong bata. Hindi naman pwede at nagtatrabaho. Sabi ko, kung nagtultul ka naman, di pareho kayong may trabaho. Pwede namang iwan doon sa kapatid niya. Maano bagang, ma, pwede sila namang magbigay doon. Payag naman. Mm-hmm. At may mga anak yun ay. Payag naman baga si ate mo noon. Ay kaso, ang gusto nila, parang ayaw nilang mag-alpas. Ay, dalawa na silang nagtatrabaho. Parang kung saan bagay, nakakaano sila yung bagang ano natin. Ano, yung... Sabi ko baga sa Eminig, mag-ano kayo, yung huwag kayong masyadong ano sa pamilya. Lumalang kayo mag-ano. Yun baga yung sinabi ko dyan o sa iyo. Pinaliwanagan ko kayo. Ipin ko naman po kasi palagi na ako na lang palagi sinasya. Eh pareho kayo, ay paano, di ba sabi ko sa inyo, pag ikay may trabaho, wala baga kung abos na ano, hanapan ng pera. Kaya yung anak ko yung nagtatrabaho din ay masama yung kinikwintahan ng asamo mo ng pera. Hindi ko naman po yung kinikwinta po ng pera. Ay, yun ang ano sa kwinta. Kaya si magpipilit magtrabaho. Ganito na lang, di ikaw, ano, Dominic, tulungan ka namin makapagpagamot. Yan o, si Bus Vlogger yan, baka makakatulong. Oo, at naawa din ako. Oo nga, ang sabi, hindi naman baga kita pinagbawalan. Oo. Pwede mong makita yung anak mo, pero hindi mo naman pwedeng dalahin. Iasa dun sa pamilya mo, hindi kaya nga. Oo, medyo sa babae kasi, oo, babae kasi. Magkaiba, Minik, ang hindi mo naiintindihan. Kami, tunay namin yung apo. Baba, nasa ano pa lang siya talaga, ano, Dominic, nasa side pa rin siya ng nanay niya. Oo. Ano naman din ang nasa batas. Oo. Eh, ganun talaga. Talagang sa ina yan, at hindi pa pati pa busyan katal. Yun ang sabi ko sa kanya. Ano po, may pinag-usapan naman po kasi may pinag-usapan na yan. Ano, ganito po, linggo po sa akin ng bata, isang linggo po sa kanya. Ay, ay hindi man pwede yung buset. Ang sabi ng anak ko, minsan pag naandun, halos di naman na makaalis. Ito ang sabi nito, gayaan. Pagkaharap naman yung anak ko, gaya nun, mapaalam, hindi na makaalis. Ay di sabi ko, para ka nang hinuhostage. O paano naman Minik yung makakatrabaho? Unawa lang, dapat ay nagkakaanuhan baga po yan. Dapat nagkakaunawaan. Oo, hindi yung pag nagtrabaho, kailangan pa may kwinta kung anong binili. Kaya
isip yung asawa naman na... Hindi ko naman po yung pinag-iisipan po. Ayun ang, ano, ayun ang problema sa inyo. Marami naman po ang ano po niyan. Ako na nga po yung agrabyado na niluko ako, tapos ganyan pa po ang sabi po sa akin. Eh, paano ka agrabyaduhan? Hindi po, ako po yung agrabyado kung tutusin. O bakit, anong na-agrabyado sa inyo? Hindi niya po sa akin, tiblak niya po ako sa lahat ng account. Ano po magagawa ko, hindi ko na po makausap ang bata. Na, di ba ganwa si Tuti ay nakakausap mo? Nakakausap ko nga po, hindi na nga rin po ako yung nakausap. Eh, nakaimisil ang sipi. Di ba't ang sabi, alam mo naman kung nasaan ang bata, pwede mong kunin. Pwede nga po. Pwede, ay, hindi pwedeng po... dalhin doon. Pwede kang magpakita dyan. Yun baga ang usap. Gusto ko man din pong makasama, gusto ko man din pong makasama ang anak ko kahit ilang, ano, araw. Di ba po ninyo ako pinagbibigyan? Makikusap na ako doon. Ay, ganito nga, Minik. Babae na. Makasama ko lang yung bata. Hindi niyo para naman ang ano-ano mo naman ay... Pinagsabihan na kita noon ang hinihiling sa'yo magpaigik at ayusin mo ang pamilya. Boss, sana mo yung sabi ko, boss. Sabi ko, Minik, magpaigik ka. Pag maigik ka na, ayusin mo yung pamilya mo kung mahal mo ang pamilya mo. Mahal ko pa ang pamilya, boss. Mahal ko pa ang pamilya ko. Hindi mahal niya ang pamilya. Sindoon kayo, magbubuhay yung kapatid. Tama, mali. Kailangan bang buhayin siya ng kapatid? Kasama yung asawa, ay may utang dito. Hindi po, gusto ko po kasi na andun po kami. Alam niyo naman po na may nararamdaman po ako eh. Ayun naman ang inaano mo, tapos tinatanong kita. Gusto ko negative po, mama. Ay parang sinabi ko, boss, parang niluto niya yung anak ko. Na may sakit siya, negative pala. Oh. Mas, ay, ano, mas maganda ganito mag tama naman na ako, tayo ano po po magpapagaling ka muna tapos oo, pag magaling ka na hindi nyo rin po ako maintindihan ay ako na nga po yung hindi ko na nga po nakakasama yung anak ko kahit dito kong makasama dahil ako may nararamdaman. Dito ka baga? Pinagbigyan ka baga nung nagpunta ka dito? Oo nga po, ay bida ko malang po baga kahit gusto baga kasama yung anak. Ang problema mo. Pero may pinag-usapan naman po kami na isa ninyo. Kaya nga, yun ang pinag-usama na ninyo. Siya na nga ni po yung nag-unang nagloko sa akin. Tapos gusto ko lang makasama yung bata. Mama, pag naman napapunta na dun, naghihigpit naman. Ay hindi po, anak ko na lang po ang iintindihin ko ngayon, wala na po akong pakailan sa kanya, kung ayaw niya. Anak mo nga, ay di pwede na ma'am niyang dalaw-dalawin Minik. Hindi ko man nga po pwede magpalalakad man po at hinihingal naman po akong katas-taas po nito. Ay ako nga, nakita mo naman, hindi ko naman pinababayaan, karga ko pa mapuntayan dito, karga ko pa pa ako, naghihirap din kami dyan, hindi lang ikaw. Oh, kasi na nga po, naman po ninyong hinihingal na nga po ako, tapos gusto niyo po magandalaw pa po ako dito. Magpaigi nga, at alam mo may sakit ka. Uli ka ng uli. Hindi naman namin pinakabayaan yan. Ito rin naman ang hindi nakakaintindi. Yun na nga po. Pagdating ng ano, yan na po ako, nandun na po ako. Pagdating naman ng kayong mag-asawa, matapang ba? Ano ka rin naman? Di pa ako naging matapang ko sa anak. Yung kahit ano pong sabihin mo sa akin, di pa ako naging matapang siyempre, ko dyan. Siyempre, sabi ko usin, hindi naman pala kayo nag-aaway. Siyempre, hindi naman ako dyan masagot at naandun sa kanila. Yung di ang ano dapat po, makausap dapat, din. Kasi ang mag-asawa, halimbawa, ano sila, ano na dapat sila, nakabukod sila talagang dalawa lang. Wala sa ano. Kaso ang naging problema niyan, boss, ano, kaya parang ayaw na rin ang asawa nga, ano, yung ama nung, ano, mga bata, ganito yan, nagkaroon sila ng problema. Po, hindi naman po yun, ano? Pwede yung, kaila magulang ka baga, trabaho normal, magtrabaho yan, ang may asawa, may pamilya. Pinuntahan doon at ang sinisisi mo ay ano, sinisisi ng magulang, bakit pinagtatrabaho? Ay, normal boss, magtrabaho ka, pamilya ka. Kaya kung nagkasakit, wala silang dapat sisihin. Dapat po ba yung mali? Hindi po, may ginagawa din po sa akin si Papa. Gusto nga po nga kayong ikaw po ang makausap. Tarantado din po yung pagsalita po kay Papa. Kayo po ang gustong makausap. Bakit ako ang dapat makausap? Ay, ina ako. Hindi ang kausapin nga. Mo, pinuntahan mo, boss. Bakit ako ang dapat niya kausapin? Hindi nga po niya maintindihan din po yung sinaan. Dapat silang mag-usap at silang nagkaanuhan. Anong babae ako, hindi naman ako sumugod. Yun na nga po ay... Normal, sumugod kayo. Bakit kayo nila yun?
Ay, dapat hindi niyo dapat sisihin yung pinagtrabaho ka. Turuan yan, Minig. Magtatrabaho ka. Pamilya mo yung mahal mo yan. Bubuhayin mo yan. At pamilya mo yan. Kahit anong mangyari sa iyo, pamilya mo yan. Bubuhayin mo yan. Mas maganda, magpagaling ka muna. Oo, yun nga boss. Ang hindi yan ang kailangan natin. Kung talagang mahal mo ang pamilya mo, balikan mo. Magtrabaho ka ng ayos kung maayosin mo. Eh, siya na ang nagsabi, boss. Hindi na mamabalik. Okay lang. Pero ako ang payo ko. Ikaw na boss ang magpayo. Ako ang payo ko. Ang isipin niyo yung anak niyo. Oo, yung anak. Huwag niyo isipin yung sarili niyo kaligayahan. Ang kaligayahan ng anak niyo, yung kinabukasan ng anak niyo, yun yung pinaka-importante. Ano? Huwag niyo bibigyan ng hindi magandang kinabukasan ng bata. Hindi man lang po ako nakikinig ano? Ng mga payo niyo po. Masarap baga na makita yung bata na nasa maayos na kalagayan. Yun ano, maganda. O halimbawa, sabihin natin hiwalay kayo, pero huwag niyo ipakita sa paramdam sa anak niyo na kayo ay ano. Halimbawa, kung talagang hiwalay na kayo, bilang magkaibigan, sinusuportahan nyo yung anak nyo, andyan yung masasabi ng bata, andyan si papa, andyan si mama, pag kailangan sa school, andyan sila. Dapat ayusin nyo yung buhay nyo para sa bata. Okay na yun? Ano yung kailangan eh? Ano ay? Para sa bata, huwag nyo isipin yung sarili, para sa bata yung isipin nyo. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Huwag nyo isipin ng hindi maganda kayo na bukasan. Kasi ako, tatay na din ako. Kami naman, kami po bagay nung nasa ospital na kahit magkagastos na kami, mama kunin mo si baby, kahit ipangutang ko yan, sige. Tapos yung kapatid nasa Kapalunga pa, sige na mama, ako ang mag-aalagat. Alam nun, bus na minsan napapagod din akong mag-ano. Eh, yun, malakas-lakas talaga ang katawan. Yun ang importante ngayon. Pagaling ka muna, at saka isipin nyo mo yung kalagay, yung bata, yung pinaka-importante. Mayroon nga dito. Kung magulang kang mahal mo ang anak mo, kung magulang ka mahal mo ang anak mo, isipin mo ay yung bata. Sinabi na yun sa iyo, kuya mo, na Minik, kahit anong, alalahanin mo rin yung anak mo at para kahit paano hindi ka malimutan. Ang baga, si Kuya Cyrus may nag-chat na. Ako nag-chat nga po. Sabi nga po. Wala namang baga problema dun. Opo, pero bakit naman po? Kailangan niya po pa akong i-block sa lahat ng account. Ay, hindi naman yung nakablock. Yung Kuya Cyrus. Si Beo nga po. Ayan, ito nga po din makausap. Yung mismo nga po. Kasi kung may privacy naman po baga kami. Alam mo naman, baga Minik, na andito naman bagay ang bata. Nagpayag ka na rin na idadala ni Sayna dun. Maganda naman baga ako. Alam mo, tingnan mo ang katawan niya nung ano kumbaga, medyo ano yan. Ngayon, tingnan mo naman kay ate mo. At na, kayo na rin Minik ang tinutulungan. Kung ikaw na rin nagsabi na ayaw mo nang bumalik kasi. Pero wag mong kalimutan yung anak mo. Ganda na nga pa, kasi ko naman po yung kinakalimutan. Dahil magulang ka. Na makasama ang bata. So, ay, ang mo, yun. Ang hinihingi ni ano hindi ni Dominic ni anong ano ba talaga ang gusto mo ngayon? Ano? Kumalang po makasama yung makasama ang bata. Tagal ko man po ano, hindi ko na po nakakasama yung bata. Kaya nga kailangan magpagaling ka muna. Siya nga po, busa yun ang kasi nakakahawa yung sakit. Kailangan, yun yung unahin mo, magpagaling muna. Pag okay ka na, eh, pwede mo nang makarga siya. Oo, yung okay na. Sinabihan ko na yan. Eh, mag-usap kayo ng isang ano yan, isang linggo sa akin, isang linggo dun sa asawa. Kasi magaling ka na, nakakapagano ka na din. Mahirap lang ang ititiwala niya, siyempre hindi. Ako, ano din naman, kasi pagaling, mabilis lang yan maggamot yung ganyang sakit. Tsaka mamura na yan ang gamutan niya. Yan sa ano, yung ganyan sakit. Alam kong ano yan, may 6 na buwan na gamutan yan. Yun ang sabi ko sa kanya, may gamutan yan 6 na buwan. Pero na hindi natin masisisi yung emosyon niya kasi tatay yan, anak tata niya yan. Tatay yan, normal. Intindihin na din natin. Intindi ko yun, boss, at magulang din ako. Mag-ano-ano ka na lang sa anak mo nang hindi ka malimutan. Importante yan kasi anak mo yan. Oo. Hindi pwedeng malimutan ang tatay. Ang magulang. Anak mo yan ay normal kahit magkahiwalay ay mag-asawa. Anak mo yan. Bilang halimbawa kung hiwalay talaga ay di na pwedeng pag-ayosin. Bilang magkaibigan na lang para sa bata. Kaibigan. O halimbawa complete family. O magpatawag ang school ng kailangan. Andiyan si tatay, andiyan si nanay. Dapat nandun kayo. Talagang ayusin muna yung bahay. Magpagaling. Pero ang payo ko naman, kung maayos nyo yung relasyon nyo, ayusin nyo kasi may anak na kayo. Hindi din kalugod-lugod sa Diyos na sinabi ko na rin, ayusin mo yung buhay ninyo.
Ito na rin, magpaigi kami, Nick. Wala naman siguro masama nun. Magpaigi kami, Nick, at ayusin mo ang buhay ng pamilya mo kung mahal mo yung pamilya mo. Di ba ang linaw nung usap natin ni Nick? Tapos sabi ko, kayong dalawa ni Sin ang mag-usap. Pinabayaan ko kayo kung anong usap ninyo. Hindi ko alam. Nagusap na nga po kami. Tapos ano naman po, nilaman niya po tinupad. Sabi niya, isang linggo sila doon. Ay ko, hindi naman pwede. Yung... At hindi ka naman pwedeng mag-alaga? Hindi po. Sabi niya po, isang linggo, nagpayag na nga po siya na isang linggo sa amin. Pero na halimbawa, magaling na siya. Oo. Magaling na siya, pupayag na po ba kayo isang linggo sa kanya? Pero halimbawang ano, ikaw na lang ang kung halimbawa, basta yung usap na pag magaling na siya. Kasi ang masusunod din, yung silang dalawa yung may ano. Yun ang pinag-uusap po, silang kami payo magulang. Lang, tayo lang, payo lang, ano na. Kami payo lang bilang magulang baga. Minsan ay naaawa din ako, kaya lang, kung yung sa kalagayan niya, hindi naman baga pwede. Kaya ginagawa na namin yung mag-alaga ng bata, punta dun sa ano, pinagtutulungan na namin. Naiintindihan ko na yung ano niyo. Kasi hindi yan iba sa inyo. Tugot laman nyo niyan. Ako naman namin yan. Anak ko din yun. At kung si ate, hindi ko sa inyo. Yan ang kachat niya. Kaya nga sabi ni Tutoy, huwag mong pabayaan yung anak mo. Nang, yan ang nakachat. Nang okay, hindi ka, okay, ano, nang hindi ka malimutan ng anak mo. Ay di dun sa puntong yun, ano, hindi yan ibig sabihin yan, boss, na hindi ipinagbabawal ang bata. Basta siya ay magpagaling. Pagaling muna tapos. Kung wala man kayo, pagtuloy natin na mag-ayos kayo. Pagtawag kasi hindi din mo kalugod-lugod sa Diyos na hiwalay. Oo. Tsaka hindi din maganda sa sabihin natin magkaibigan. Pag hiwalay talaga yung magulo, iba din. Bigyan pa atin, bigyan pa atin. Kaya pag-pray natin tapos. Mamaya, bibili kami ng gamot para sa iyo. Yan. At saka sabi ko, magpaano dun baga sa center, may libre, may libre naman pala dun sa center. Dito sa center tayo. Check up yan, ay yung magang plima yung plima. Wala naman po kasi yung plima lumalabas po sa plima. Yun ang Alvin, sama ko po si ano. Sumama ka, ikaw isa siya sa mga video niya, simpleng lalaking may
daw sila po. Ayaw mga kalisok, tungon yun po. And today po mga kapatid, siya ang kaibigan nyo. Palagi malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya.